Bagamat ang Greece ay binubuo ng iba't ibang lungsod-estadong malaya sa isa't isa, iisa lamang ang wika at kultura ng mga Greek. Mataas ang tingin nila sa isa't isa, samantalang hindi edukado at mababa ang tingin nila sa mga hindi Greek. Naranasan din ng Greece ang banta ng paglusob at pananakop ng mga kalapit na kabihasnan. Mapanood mo sa bediyong ito ang mga digmaang kinasangkutan ng Greece. Kung nais mong lumawak ang iyong kalaman tungkol sa kasaysayan ng Asya, ang kahalagahan ng pag-aral ng kasaysayan ng daigdig, ang impluensya ng ekonomiya sa ating pamumuhay, at ang pag-aaral tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan, ang mga ito ay inyong mapanood at malaman dito sa Aralpan TV. Ang banta ng Persia. Hangarin ng Persia na palawakin ang imperyo nito sa kanluran. Noong 546 BCE, sinalakay ni Cyrus the Great ang Lydia sa Asia Minor. Ipinagpatuloy ni Darius I ang nagmana ng trono ni Cyrus the Great, ang hangaring ito. Noong 499 BCE, sinalakay niya ang mga kalapit na kolonya ng Greek. Nagpadala ng tulong ang Athens ngunit natalo ang mga kolonyang Greek sa laban ng pandagat sa Miletus noong 494 BCE. Bagamat natalo ang puwersa ng Athens, nais ni Darius na parusahan ang lungsod sa ginawang pagtulong at gawin itong hakbang sa pagsakop sa Greece. Bilang paghahanda sa napipintong pananalakay ng Persia, sinimula ng Athens ang pagpapagawa ng isang plota o fleet na pandigma. Ang digmaang Greco-Persia, 499-479 BCE. Ang unang pagsalakay ng Persia sa Greece ay naganap noong 490 BCE sa ilalim ni Darius. Tinawid ng plota ng Persia ang Aegean Sea at bumaba sa Marathon, isang kapatagan sa hilagang silangan ng Athens. Tinalo ng 10,000 puwersa ng Athens ang humigit-kumulang 25,000 puwersa ng Persia. Ipinagpatuloy ni Xerxes, anak ni Darius, ang tangkang pagpapabagsak sa Athens. Isang madugong labanan ang naganap sa digmaang Greco-Persia Thermopylae, isang makipot na daanan sa gilid ng bundok at ng silangang baybay ng Central Greece. Sa ilalim ni Leonidas ang nakipaglaban sa 7,000 Greek, 300 sa mga ito ay taga-puwersa ni Xerxes. Noong una, inakala ni Xerxes na madali niyang malulupig ang mga Greek. Hindi niya inasahan ang katapangan at kahusayan ng mga taga-Sparta sa pakikipagdigma. Sa loob ng 3 araw, dumanak ang dugo ng mga taga-Persia. Subalit ipinagkanulo ng isang Greek ang lihim na daanan patungo sa kampo ng mga Greek. Pinayuhan ni Leonidas ang mga Greek na lumikas habang ipinagtatanggol ng kanyang puwersa ang Thermopylae. Sa harap ng higit na maraming puwersa ni Xerxes, namatay ang karamihan sa tropa ni Leonidas. Sinalakay at sinakop ni Xerxes ang Athens. Subalit dinala ni Themistocles ang labanan sa dalampasigan ng pulo ng Salamis kung saan ang dagat ay lubhang makipot. Nahirapang iwasan ng malaking barko ni Xerxes ang maliliit na barko ng Athens na pilit na binabangga ang mga ito hanggang sa mabutas. Isa-isang lumubog ang plota ng Persia. Ang nalalabing hukbo ni Xerxes ay tinalo ng mga alyansa ng mga lungsod-estado ng Greece sa pamumuno ni Pausanias ng Sparta. Kabilang sa alyansang ito ang Athens, Sparta, Corinth, at Megara. Digmaang Peloponnesian. Nais ni Pericles na manatili ang kapayapaan di lamang sa Athens kundi maging sa mga kalapit nitong mga lungsod-estado at maging sa Persia. Habang umuunlad ang Athens, lumawak din ang kanilang kapangyarihan sa kalakalan.
Ito ang naging dahilan kung bakit sa panahon ng Delian League ay naging isang imperyo ang Athens. Hindi lahat ng lungsod-estado ay sumang-ayon sa ginawa ng Athens na pagkontrol sa Delian League, subalit wala silang nagawa upang umalis sa alyansa. Kaya't ang mga lungsod-estado na kasapi sa Delian League tulad ng Sparta, Corinth at iba pa ay nagtatag ng sarili nilang alyansa sa pamumuno ng Sparta at tinawag itong Peloponnesian League. Noong 431 BCE, nilusob ng Sparta ang mga karatig pook ng Athens na naging simula ng digmaang Peloponnesian. Batid ni Pericles na mahusay na mandirigma sa lupa ang mga Spartan kung kaya't iniutos niya ang pananatili ng mga Athenian sa ang mga Spartan. Ngunit sinawing palad na may pinaderang lungsod. Samantala, inatasan niya ang sandatahang lakas ng Athens na lusubin sa karagatan lumaganap na sakit na ikinamatay ng libo-libong tao, kasama na si Pericles, noong 429 BCE. Lahat ng mga pumalit kay Pericles ay hindi nagtagumpay dahilan sa mga mali nilang mga desisyon ng digmaang Peloponnesian. Isa na rito si Alcibiades. Matapos siyang akusahan ng mga Athenian na lumalabag sa paniniwalang panrelihiyon, tumakas siya patungong kababayan niya. Dinaglaon bumalik din si Alcibiades sa Athens at siya ay pinatawad at binigyang muli ng pagkakataong pamunuan ang sandatahang lakas ng Athens. Bagamat na ipanalo niya ang ilang laban nila sa Sparta, lubhang malakas ang mga Sparta at noong 404 BCE. Sumuko ang mga Athenian. Bilang ganti, ipinapatay ng mga Spartan si Alcibiades. Ang 27 taong digmaan ng Peloponnesian ay isang malaking trahedya para sa Greece. Nagkaroon ng malawakang pagkawasak ng ari-arian at pagkamatay ng mga tao. Lumala rin ang suliranin sa kawalan ng hanap buhay, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at kakulangan sa pagkain.